Good morning sa inyong lahat. Diyan, nandito yung tatlong bebe. Ayan, tatlong bebe. Akong nakita. Mataba, at mga bebe. Ayan. Mataba, na bebe. Mataba, may babe. Bakit sabi ko, may tatlong bebe akong nakita. Mataba, pinera. Ay, basta ko daw. May good morning. Bebe akong nakita. Mataba, so guys, ang kulit nila. Di pa kayo magkasabay. Diyos ko, dadaluman na lang kayo. Kaya na, ano sa atin eh. Diba, ang ganda lang natin, ang setup natin. Kaya man eh. Ipakita mo, baby, ng setup yung natin. View lang. Kasi 10,000 na lang yung views eh. Pakita mo, lakad-lakad mo muna. Sige, lakad-lakad mo muna. So guys, ito yung ano. Ito yung guys, ito yung views. Ito yung views ng nagkain kami guys dito sa Manila Restaurant, second floor. Ito yung view ng second floor guys, yan. Ayoko, nakakaya. Ayan guys, ito yung view ng Manila. So, ayan guys, oh, yung counter. See. So, ito. Ito nga, so yun guys. Ayan. Ay, asasinado daw. So, yun nga guys, dito kami ngayon sa Manila Restaurante. Sa second floor. Dito kayo mag-live ngayong araw na to. So, yes, surviving or hi! So, good morning sa inyong lahat dyan, guys. Good morning. Tapos, ayan, guys. Ito yung, yun, oh, ayan. Ito yung mga table dito. So, yun nga, guys. Papakilala ko sa inyo ang tatlong bebe. Yan, tatlong bebe. Ganito kasi kantanon, may tatlong pabebe akong nakita, mataba, mapayat, at pilingera. Oh, di ba maganda? Alam nyo, babaguhin namin yung title niyan. Ang dapat na title nito ay Aya hindi na makausap. Hindi na makausap si Aya. Baguhin mo lang yung title ha. Ang title nito ay Aya hindi na makausap. Alam nyo kanina pa yan, mula kami magkasama. Nagkaroon lang ng pagkakataon na nagkaroon lang ng boyfriend. Ganyan na siya, oh. Ayaw niya na kami kausapin. Dali, dali kasi. Tumigil ka. Ano ba, alam ka? Ano yung usap nila ni, ano, ni Mario mula kanina. Tapos nakikipag ano pa, picture-picture na ganyan. Tapos sabi nga nung nasa yung picture. Oh, send mo yung ibaba. Send mo yung itaas. Ganun. Sige, kamaryo ka na. Kamaryo ka na. Meron na namang, meron, Pilipina. Naka-out ako. Sa kahira. Baka ako pa bumili ng ticket niyo pa Spain. Tigilan niyo ako. Ay, kung hindi ako maniwala dahil mo. Ako pa bumili ng ticket niyo pa Spain. Sasabihin ko yan kay Mario. Sasabihin ko para, sasabihin ko si Maruka ako pupunta sa dito sa Equatorial Guinea siya. Si Aya ang magbabayad ng pang-Spain. So lahat ng kinita mo kay Mario, ibabalik mo rin kay Mario. Ba't naman doon? Parang wala na akong napatunayan ng mahal ko. Kung ako din pala magbabayad. Abay, kasi yun ang gagaling yung... Kaya, ikaw naman yung sinasabi. Sinabi ko kayo. Hindi si Mario. Ikaw naman libre sa amin? Oo. Kapag may point ka, bakit ka Mario po? Ikaw naman nagsasabi na ito. Bakit yun ang kape mo doon? Di ba nilagyan sa ako si Yelo? Ano ba Aya? Ano ba bigyan mo sa amin na ticket? First class o ordinary lang? Abay, economy lang kayo. Economy kami tapos may pakpak pa ng aeroplano. Sa muntot. Mas mura yun. Ay, anda ka pala, Pedro. Sa may pakpak ng aeroplano. Mabilis ka makarating kasi nasa pakpak. Malapit lang sa CR sa kainan. Di ba? Oo, actually alam mo sa nang gusto kong part ng sa aeroplano sa bandang dulo. Bakit sa hindi? Bukod sa malapit sa bandang CR, malapit dun sa mga kainan. Oo. Alam niyo ba nung pauwi kami? Pwede ka pa kumingi, di ba? Oo, pag tapos, kulang friend mo. At saka anytime pwede ka magkape. Oo. Aba alam mo nung nandoon ako may dala pa akong noodles.
Oo, may nagkakagut noodles sa cup noodles. Oo, cup noodles. Talaga nagdala ako sa aeroplano, tapos ay nanghingi ako ng init na tubig. Bibigyan ka naman eh. Ano ba, takot ka bang magutom? Hindi niya ako binigyan, alam mo ginawa sa akin. Hindi ako binigyan, ginawa ka na. Punta ko sa aeroplano, kami ni Desa, sarko Desa, antayin mo, alam ko mag-ano ng nagin ng tubig. Pinindot ko ganyan. Pagpindot ko ganyan, may lumalabas ang init. Desa, sabihin mo nag-sino sa akin, ako nga din na yung, ano, yung flight attendant. Tapos pamaya-maya, isa pa lang yung nalalagyan ko, nagpubukas ko sa kabila, may papasok na aeroplano. Sabi ni Desa, Ben, Ben, ano yung burok ka, burok. Tingnan mo yung pag-ugali mo talaga, pakailan meron ka talaga. Ano ba dapat na nakakahiya? Kaya alam mo kaya ka tinutulungan na tinutulungan niya kasi yung flight attendant kasi ang bagal-bagal. Kasi nakapagod na yun. Ang service. Ang masama pag pindot kong ganun, pag pindot kong ganun yung pakpak na eroplano gumanon. Baka may wala. Baka pusputin pala sa takaw. Ano yung pinush mo yung pala yung ano, yung door no. Hindi, totoo walang biro. Tapos alam nyo, trivia sa akin, lahat ng aeroplano sinasakyan ko, tinataihan ko, nagpupupo ako. Hindi ko alam kung bakit, pero yun yung aking ano, parang yun yung nakasanayan ko. Umpisa, ako gusto ko, pagkapasok ko palang na gano'n sa aeroplano, ako, gusto ko, pupupo agad ako. Ako naman, experience ko, pagpasok ng mga 2 o'clock, patay ng mga ilaw, sa ako tatae, kasi wala masyadong... Walang masyadong... Walang pag malakatait lang ako pag walang masyadong tao. Oo. Paano hindi ka po 24 hours ka na sa may eroplano? Paano hindi ka kakain? Naku, hindi ka ba't ka kakain? Gutom ako. Alam mo pag ako nangihingi sa sabi niya, chicken or fish, sabi ko, both. Oo, sabi ko, totoo hindi ako nangihingi sa eroplano. Mayroon bibigay dalawa, dalawa bibigay sa iyo. Pero minsan, pag di pa nabibigyan lahat, babalikan ka, ibigay sa iyo. Pero alam niyo, totoo 'yun. Pag sinasabi sa akin, sabi niya sa akin, chicken or fish, sabi ko, both. Sabi ko, sir, okay lang sir, right up ko na mabigyan ko na. Totoo yun. Lalo yung mga matabang pasahero, talaga dalawa talaga sila. Kasama, hindi man aya, based on my experience, hindi ka naman sinasabihan ko, based on my experience, Cameron siya, na laki, malaki, dalawang kinuha niya. Mataba talaga yung, mataba talaga yung Cameron yung nakasama ko. Parang nakatingin kasama dalawa ni Aya. Hindi makatingin. Parang nagdano kami yan. Hindi depende man kasi kay Aya kung gusto niya magdalawang kumain siya. Walang problema, di ba? Sino ka pa ay tubig? Wala ka ng tubig, so hanin na lang iinumin mo. Oo, tapos alam ba, totoo yun, sa aeroplano, hindi ko alam bakit saan ako kumukuha ng kapandang mukha. Tapos pagka, ganito ako na rin, nasabihin sa akin ng flight attendant, anong gusto mo, anong i-drinks ang gusto mo, sasabihin ko, bigyan mo ako ng apple juice, tubig, at saka ko, tatlo agad yung basong bibigay sa akin. Alam nyo, okay lang, alam nyo kung bakit? Kasi napakamahal ng ticket, sa totoo lang, kahit lahat inumin nyo nun, inumin sa aeroplano walang problema. Wow, pa, kaya kaya oo, kaya alam niyo sa isang mula ano ko siguro tatlong beses akong pumupo. Tapos alam niyo ba yung first ko na flight sa Ethiopia papunta inuwi ko yung kumot. Tapos yung ang pagkakamali ko yung headset inuwi ko. Tinatry ko sa Pilipinas hindi gumagana. Yung pala hindi talaga pa siya gagana. Disposable na. Pati yung medyas, inuwi ko yung medyas. Tapos minsan may nauwi ako, kutsara, nakalagay doon, Etihad. Ako nakadalawang kumot na ako. Ako never ako nagnakaw sa aeroplano. Hindi siya nanakaw din, June. Sa kate, may isa ako. It's a privilege. Kate, tapos sa Ethiopia, nakadalawa ako. Oo. Kinukumot ko ng anak ko, sabi ko na anak ko, sarap mo kumutin ito. Hindi nga alam. Kasi malamig-lamig siya eh. Oo, pero ako hindi ako talaga papatalo. Alam niyo ba yung ano yung plato niyo sa Pilipinas? Korel. Ay, korel. Ay, sa amin niya na kung ano yung plato niyo sa Pilipinas. Dahon lang. Dahon sa agi kasi bukbangan. Alam mo naka-dahon sa amin, alam mo yung plato sa amin, sa bahay namin. Hindi ko makompleto-kompleto. Ano? Kasi iba-iba. May nakalagay doon, Jollibee, tapos Kentucky, KFC. Alam mo yun? Ah, yun ah. Sige, ipapakita ko sa inyo. Di ba yung kwento mo na munti ka nang ipapalayasin ng security guard dahil ninakaw mo sa Jollibee, ninakaw mo yung baso. Bakit nangyayos na ganun? Umunti ka na siya palayasin eh. Alam mo, kumite? Ganun. Hindi. Meron ka pa Kenny Rogers. Shout out si Mandong TV. Ibig ko na sa Kenny Rogers. Babasagin yun. Ano, babasagin yun. Joke lang. Yung plato.
Actually, yung sa joke namin sa may plato, pero yung plato, yung mga pinsan ko talaga, kumpleto sila, may KFC, yung kakawada ng Jollibee, meron. Tapos alam niyo yung sa Jollibee, yung nakalagay yung chicken na gano'n, yung kulay red, na may parang net-net na gano'n. Tapos nalagay mo lang ng plastic. Oh, lalo ng plastic. Meron din sila. Tapos yung plato ng Jollibee, meron din sila. Ay, sabi niyo sa pinsan ko, bakit ba yung uwi niyo yan? Sabi niya sa akin, eh, in the way and down. Hola, sweepy. Sobra daw sa ano. Souvenir. Souvenir, gano'n. Oo, kaya man. Grabe, sabi ko nga eh, iba na ang panahon ngayon, para-paraan na lang. Talagang tumitiro talaga sila. Siguro na isipin lang, wala tayong sukli, ito ang dalhin natin. Kaya nga, ikaw ay ano ba ang inuwi mo? Ay, hindi ako nag-uwi. Hindi ako nag-uuwi. Ano? Bakit ka mag-uuwi? Bakit na mag-uwi? So, ang inaano ko lang, yung hindi ko mga ano, ikaw kahit hindi mo naman masyadong kailangan, yung mga ketchup-ketchup, di ba? Parang hindi mo siya maitapon, iipunin mo siya sa rek. Actually, may turn ako sa mga ketchup-ketchup na yun eh. Alam niyo po, may bumibisita sa amin, naghaharap ng ketchup. Hindi namin nilalabas yung ketchup na binili namin na gano'n. Nakalagay yun sa isang box na gano'n. May nakalagay po, ketchup, Jollibee, tapos makdo, maminili pa sa gano'n. Hanggang sa may pepper, hanggang sa may asin. So, nasasayang sa akin. Oo, kumpleto lang nasasayang sa akin. Sabi ko nga sa inyo, nagmana ako sa nanay ko. Nakadalhin. Yung nanay ko, alam niya yung mga bote na nasa bahay lang, ayaw niyang itapon. Eh, mga basura na. Ipunin na. Pag inilabas mo, sabi niya, basura na yan. Alam mo nga, gawin ng nanay ko, ipapasok na naman niya lahat yun. Maglilinis ka sa bahay niya, pagkatinapon mo na, makita mo sa basura, ipapasok na naman yun. Ganyan din yung lolo ko. Yung sira-sira ng mga electric, ba't ayaw pang i-give up? Ano i-give up? Ba't kaya ganoon sila at mga lolo ko? Kaya nga. Oo. So, siyempre yung energy ko, bumata naman ako. Bumangka na naman ako. Bumangka na naman ako. Ikaw nga, di ka nagkakwinto. Magandang dyan na lang yung pag-uwi mo. Mga karanasan mo. Hindi ako nag-uwi kasi. Ba't ka nag-uwi? Salam yun. May current plates kami. Bakit ako mag-uwi? Baka drawing lang yun. Kailangan pala. Yung current, hindi nababasa. Ano hindi nababasag? May Corel din kami. Yung Corel namin na plato, hindi rin nababasag yun. Madali nga mababasag yun eh. Hindi nga yung nababasag. Yung nababasag eh, yun nga yung feature ng Corel eh. Di ba yung madaling mabasag? Mababasag pa rin. Kaya mo. Hindi mababasag. Yung ulo mo kahit basagin, mababasag eh. Isang hampas na yun, basag yan. Baak na yan. Oo. Yung Corel pa yung plato? Corel ka pang nalalaman, magkakamukha lang yan. Kung baso-baso. Kahit plastic na baso, mababasag. Alam niyo ba, dun sa... Ang tawag ng ginagawa niyo daw, hoarding. Sabi ni Susan Guarino. Ang tawag sa hoarding yung ganito yon. Ang hoarding po ay like yung asukal, napakaraming binihinta tapos hindi mo ilalabas. And then kapag katapos mo nga, pagkatapos nagmahal na yung asukal, tsaka mo ilalabas. Yung mga plato, kinukuha. Tapos wala mga plato matira. Sa kukuha ng plato, pitik. Souvenir. Souvenir yun. De joke lang yun, joke lang. Huwag nyo, ano lang yan, kwento lang po. Kwentong barbero para pong matapos po ang 30 minutes na usapan natin. Sabi ni Lucy Dachi, matagal siya mabasag, pero nawabasag pa rin ang Corel. Nawabasag pa rin. Kahit gano'ng makatiba yung mga gamit na yan, mabasag pa rin. O, mabasag pa rin. Sa bahay namin, since dalawa lang kami nakakalipong, apat lang ang plato namin. Bakit mo dadami? Dalawa lang kayo. Tatlo kami dati. Tapos dalawa na lang. Huwag isama yung ano. Huwag isama yung nakaraan mo. Huwag nakaraan mo, kalimutan mo. Hindi ka nakamupun eh. Oo, chat-chat lang nga si Mario. Hindi nga si Mario. Sinasabi ko lang nagkakwento. Yung nakaraan mo, yung babalik-balik ano pa. I-tapon mo na yung si Mario yung pasok ko. Ito nga ganyan na. Hindi nakalipas na yun. Ba't kanina niyo pa kami inaano ni Mario eh? Sige. Gusto na nga namin maging private. Sige, ano ha? Sige. Kasi kami. Sige. Medyo malabo daw. Medyo malabo daw. Isin niya na, ano? Okay na ba? Malinaw na? Kasi nakabang na. Kaya inaabang nila sa inyo. Ano doon yung pinag-usapan nyo ni Mario? Ano na ba? Diba dati kasi nga pinag-usapan? Ngayon, ano yung mga pinag-usapan nyo? Meron na problems na baka yung pinag-usapan? Baka bagunin natin yung title natin. Ang title nyo yung mga problema ni Mario. Mga problema ni Mario na nakinig si Aya. Ano ba? Kwento mo yung about... Ano mo nasabi? Gusto mo? About sa family niya. Okay. Ade ko sabi ko. Sige, ikaw na nga. Ano? Like, wait. Sige po, pakikinggan niyo po. Ito po ang title nito. Ang title po nito ay mga hinain ni Mario kay Aya. Ayun, hinain ni Mario mami. Pasok. Ay, nag-uusap nga kami, guys. Pero kasi nagkikilan na lang pala kami. Pero kasi syempre, may anak siya. So, Bakit mo sinabi? Ako, okay. Bakit mo sinabi?
So, syempre, tapos, kakapasok pa lang niya ulit sa trabaho. So, busy siya sa trabaho niya. Basta, ayoko nang i-tigil. Pero sabihin mo naman sana yung ano, yung sinabi mo sa amin kanina na, na ayaw kong maano ka sa mga... Ayaw. Sinabi niya kasi madalang kami, hindi kami yung laging chat ng chat. Parang Pinoy, di ba? Every minute nag-chat. Kami hindi. And din alternate lang. Oo, hindi yung nagustuhan ko sa kanya. Kasi parang hindi siya bata. Matured na siya. Siyempre mga kanya yung... Wala na yung ganun-ganun na kumain ka ng bana, saan ka. Wala na yung ganun-ganun. And... Ano ginagawa ko ngayon? Mahirap para sa akin yun. Kasi tayo sanay tayo. Masanay ka sa ganun. Oo. Ngayon... Pero nag-adjust ka naman na. Oo, pero kasi na-realize ko, lahat, kahit konti lang siyang mag-chat, napaka-meaningful lahat ng chat niya. Kompleto na, buo na. Wala ka nang tatanungin pa, ganun siyang mag-chat. Sabihin mo yun, ano, yung sinabi niya sa'yo. Sabi niya. Oh, yung chat na. Sinabi niya. Malamang talaga. Kasi pag minsan, late siya nagre-reply, super late, sabihin niya, sorry kung ano, kung late siya nagre-reply, ayaw lang kitang madamay sa mga gulo ng buhay ko. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin may problema? May problema. Dahil natutulog ka na, Belgium. Siguro. Baka mahulog yung cellphone. Nagkita na nga natin. So, siguro... Nakapikit ka sa Belgium. Hindi ah. Nakapikit ka na Belgium. Hindi, titinan ko yung gano'n. Di ba nakapikit ka siya? Hindi, nakikinig ako sa kwento ni Aya. Sige, dulit sa mo Aya. Dulit sa mo Aya yung kwento mo. Na siya. Hindi! Diretso lang Aya. Kapi. Labanan mo kapi. Video yung kapi pa. Dali, yung kapi. Ay, nilagyan mo lang ko. Rumi na. Ayaw kitang madami sa problema sa buhay ko. Kasi, syempre dito kami nagkakilala guys. So, nung nandito kami, ang dami niyang mga kwento. And yun yung mali ko. Kasi nung nagkukwento siya, oo lang ako ng kwento. Kahit hindi ko naiintindihan. Kinukwento niya. Which is late ko nang na-realize. Kasi sinas, yung pala, sabi niya, di ba nakwento ko na yan sa'yo nung nandiyan tayo sa Torre? Parang gano'n, gano'n siya. Eh, kasi oo lang ako ng oo. Kasi syempre na-overwhelm ako sa mga nangyari. Sabi niya, na may bigla na lang pumasok na lalaki sa buhay ko eh. Na ikikare ako ng sobra-sobra. Actually, lahat ng ginawa niya sa akin, it's more than what I deserve, I think. So, kasi, bigla, yung nakikita niya sa video, ilang minutes lang yun. So, yung nasa likod yun, marami pa. So, hindi nyo rin pwede siyang husgahan na ano lang yan, ganito lang yan. Kasi marami pang nangyari na hindi naman na-video. Ang dami niyang sinabi na hindi naka-video. Ang dami niyang chat na hindi naka-video. Ang dami eh. So, yung mga nagsasabi niya na ang bilis na ba? Hindi. Kasi, nag-chat kami nung nandito. Isang oras lang na. Yung nasa video, isang oras lang yun sa isang araw. So, wala yun. Wala yun. So, ngayon, kung ano man yung pinagdadaanan niya doon, hinaya ko muna siya. Naayusin niya yung buhay niya. So, inayos niya yung buhay niya. Oo. Hindi yung pinabayaan, kinalimutan ko. Tinasabihan ka lang, inayos na yung sitwasyon na ngayon kasi may balak siya. Hindi, may sinabi din pala ako sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya, walang problema, sabi ko, huwag kang mag-alala. Sabi ko, hindi naman ako magagalit sa'yo kahit kailan. Iintindihin kita lagi, sabi ko. Kasi sabi ko, ayoko rin kitang pressure. So, sabi ko, take your time. So, yung sinabi niya na kung darating siya ng July, hindi ko yun masyadong inaabangan. Pero, kung darating siya. Hinaya ko muna siya na ayusin muna niya rin yung nandun. Kung ano man yung nandun, di ba? Basta, ayun. Ayusin muna yung mga gusot niya sa Spain. Oo. Kapag nag-okay na, nasa na, by July, okay na lahat, free na lahat. Doon talaga mapaproblema. Yes. Kasi, syempre, kinoconsider ko rin yun actually na. Syempre, ako single ako. Wala. Clean ako eh. Malinis ako. Siya kasi may sabit, may anak siya. Pero ang maganda sa kanya, hindi siya kasal. So, yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Dati, bago ko siya nakilala, ayoko talaga nang ukuha ako ng partner na may sabit. Lagi ko yung nasabi sa kanila na ayoko nang may sabit. Eh, bigla siyang dumating na nag-click kami agad-agad. Nagkaroon kami ng deep connection na hindi ko inaasahan. Uh-huh. Na-overwhelm ako nung pagdating ko. Uh-huh. Pagdating niya. Di mo lang Aya, sabi ni Surviving Abroad 101, ang asawa niya, di ba, Aprikano? Pag seryoso daw ang mga Aprikano, sila yung tutugi sa iyo. Hanapin ka siguro nila. Talagang pupuntahan ka nila. Ganun daw ang mga Aprikano. Eh, kasi more on Spanish eh. Oo, pero... Aya, paki... Medyo palakas na kasi na konti yung boses mo. Sabi ng ating viewers. So, ayun. Kung ano man yung inaayos mo na nila, binibigyan ko siya ng time. Hindi ko siya pinipressure kasi
feeling ko para din sa akin yun. Kung ilalayo siya sa akin ni God, okay lang. Kasi ibig sabihin, hindi siya, hindi ko rin, hindi namin deserve isa't isa. Pero ngayon, kung ano man yung ginaayos niya, go lang. Sinusuportahan ko siya. So, ngayon, nag-ilan-lalan kami. And pagdadasal ko na lang kung ano yung para sa akin talaga. Hindi ako nagmamadali. Inayaan ko muna siya sa mga anak niya, kung ano yung priorities niya. Bilang lalaki, hayaan na muna natin siya. Lalo na ngayon, parang sabi ni Mami Cookie, busy siya ngayon sa trabaho niya. And na-feel ko na busy talaga siya sa trabaho niya. So, hayaan na muna natin siya. Kasi matured naman na siya, 40 na siya eh, di ba? Ako 32, so may time pa ako. Hindi pa rin naman ako nagmamadali. And masaya pa rin ako kasi itong darating na bakasyon ko, parang free pa din ako. Kaya ko pa rin gawin lahat ng gusto ko alone, di ba? So, ayun, hinahayaan ko lang. Go with the flow lang muna ako. Hindi, wala akong ina-expect sa kanya. Let it be, parang ganun. Kaya, kung mangyari talaga na kayo-kayo talaga, dalating at dalating ang kayo, ano pong gagawin ng panahon, talagang lalapit at lalapit yun sa'yo kasi kayo ang tinadhana. Kasi kung hindi kayo tinadhana, gaano mo kayo kalapit, gaano mo kakalakas sa pagmamahalan nyo, kung wala, hindi talaga kayo, maghihiwalay kayo. Kaya, antayin natin kung kayo talaga, darating yan. Hindi magumanyari. Yes. Kaya, antayin natin ang desisyon niya na maayos yung buhay niya doon, mabigyan niya ng panahon yung pag-asikaso niya doon sa lugar na sa kanila. At least, ikaw andito, nag-antay, alam na wala kang sinasabi yung ganito ganun. Mm-hmm. Basta yun, ikaw nagpidin, ganito ganun ganun. Mas importante, balaya kayong dalawa. Mm, totoo. Yun ang mahalaga. Happy advance, happy birthday kay Tia Mami, April 6. Same kami sa Jack Ares. Totoo ba, Pan Roel? Ano sabi? Birthday ni Tia Mami ngayon, April 6. Oh, actually, ganito yan. Ang totoo niyan, ngayong month na to, birthday ni Tia Mami, birthday ni Misma, birthday ko, at saka si Mami Cookie. Magka-birthday kami ni Mami Cookie. So, hindi ko alam kung paano namin siya celebrate, pero we will see. Hindi pa natin, parang ala pa ako sa ano. Sa marami kasi nangyaring hindi maganda. So, okay naman na si Tia Mami. Kaso, syempre, tingnan muna natin kung ano ang gusto ni Tia Mami kung i-celebrate or hindi. Kasi depende kay Tia Mami. Ayaw kong lagi mag-desisyon na ako lang. Ganun po yun. Gusto ko, baka mamaya hindi okay yung pakiramdam ni Tia Mami mag-celebrate. Pero sabi ko nga, okay naman na si Tia Mami. Nakita niyo naman sa video, sa may... sa hotel. Sa hotel na pinuntahan namin. So, abangan niyo pa rin yung video sa may hotel. At bukas maganda. Maganda rin yung video sa hotel bukas. Yung makikita niyo na yung sa pool, sa jacuzzi, tapos sa... Bukas yun, no? Bukas yun, sa jacuzzi, tapos... Nasa natin, di ba? Hindi pa. Meron ba? Hindi pa. Iba ko yung sa pool, ha? Sauna. May sauna. Oo, sobrang ganda. Sobrang ganda ng hotel, talaga nakaka-relax. Tapos yun nga lang, wala masyadong tao talaga. Tapos ang kung ano, sulit na sulit yung binayad namin kasi napakamura niya. Siguro pagka nag-book ka online, napakamahal eh. I think parang 15,000 pesos. Ganon, per night. Ah, doon? Oo, kung sa online ka. Kasi online. May mga, siyempre, di ba tayo? May chance kasi yun. Oo, di ba may mga tourist, may mga tour, nagtutour dito. Yun yung, yun talaga ang nila, presyo. Pero kami, dahil kasi suki, ano, yung company na to, yung company namin ay bumibili sila sa amin, may discount sila, may discount din kami. So, ang baba lang nung nabayaran namin, parang I think like 4,000, no? 4,000 or 5,000. Shout out to Risa Pagaduan ng Dubai. Sabi ni talaga maganda ako, assuming ka kasi aya. Natawa kay Samuel, si Princess Yega, Aprikano din ang asawa niya, kasal sila, inaas lang ng isang Pinay na nasa Hong Kong jowa niya, kaya umuwi siya sa Singapore good sa Jinsan. Si Tendera ang Aprikano po. Kausap ko si ano kanina, si Princess Yega, Tendera ng Aprika. Aga-aga tumatawag sa akin. Tapos nagtatanong, sabi ko, pupunta ako sa kanila sa Jinsan. Ang sabi niya, mag-meet daw kami sa Manila. Sabi ko, ating kapag nagpunta ako sa Jinsan na lang, ako na siguro pupunta. Pero pagka sa Manila kasi marami din siyang tarap ginagawa eh. So malalaman natin pag uwi ko. So busy. Para gusto ko rin siyang ma-meet kasi. Mabait yun. No? Tsaka matagal ko nang nakakausap. And then, ano siya? Sabi ni Sam, hala, wait ko collab niyo kuya.
Sabi. Mabait ko si, ano, si Princess. Dating taga Thailand din, di ba? Nag-teacher sa Thailand. Nagkakapantuan ka ni kanina about sa buhay-buhay niya. Saglit lang, mga 20 minutes lang, mga ganun lang. Nag-usap kami. Kasi visit, umaga, gumagaya. Pwede mo na siya matanong si Princess regarding sa mga documents sa mga bata. Matanong ko na siya, sa kanya ako, nagtanong. About sa mga, kasi si, ano, si Tig, si Auntie, yung kasama niya na Afrikana, wala namang problema, passport lang kailangan. Kasi may bata kasi yung kasama. So, nagkausap na kami kanina. Sabi ni Surviving Abroad, Raul, pag lumakasyon kami ng family ko sa Pinas, pupuntahan ka namin sa Nueva Ecija. Kung pupuntahan niyo po ako sa Nueva Ecija, i-message niyo lang po ako, wala pong problema. Pero i-schedule po natin kasi hindi ako pwedeng magsabi na pupunta kayo ng ganito po araw, tapos wala naman kami ito. I-schedule, Surviving. Sa mga 2 months, 3 months, busy talaga kami. Hindi ko mapangako sa inyo na araw-araw na magkaroon ng time. Pero kapag okay na, sige po. Collab din daw kayo sa Kapinpin Brothers. Sa kabataan ba yung Kapinpin Brothers? Hindi kami papansinin ni Kapinpin Brothers kasi ako yung napakalit lang po ng subscriber ko. Hindi kami papansinin mga yun. Tingin ko, ang nakikipag-collab lang is yung, sabi ko nga na kwento ko sa inyo, kung siguro magkamuha kami ng halos sa subscriber, kunyari 300 o 300,000, 400,000, yun. Makikipag-collab sila. Pero kung ang subscriber nila ay nasa 4 million, 5 million, 6 million, 8 million, hindi naman sila agad. Oo, kasi alam, meron akong isang vlogger na panapan ko. I-message ko siya, in-email ko siya, tapos i-message ko siya sa Facebook, lahat-lahat na. Pero hindi pa rin ako pinansin. So, nagpakilala naman ako. Pero hindi ako pinansin. So, matik na yon na ibig sabihin na hindi talaga nakikipag-collab yung ibang mga vlogger. Kung mababa yung subscriber. Sabi na Surviving Abroad, siya daw magbayad ng restaurant. Promise. Aha. Saan yun? Surviving, parang kita kayo sa New Bessie, ha? Don't worry, i-ano namin kayo. Sasabihin namin kayo kung kailan po kami pwede. Shout out sa kay Kaserang Mami ng Italy. Yan. Ano sabi niya? Siya daw ang magbayad ng? Restaurant. Magbayad daw sa restaurant. Samluyo, ganoon din kami. OCP. Dalawa yan, endorsed ni Kuya Rowel. Sinusundan ko na ngayon si Madam Princess saka si Ate Gio Fabiona. Ayan. Ayan, ano, about sa ano, kung... Shout out to Janine Liano. Ayan. Ano na lang po ang gawin nyo, alam nyo, pag umuwi kami, meron kami negosyo na i-open, pumunta na lang po kayo. So, malaking bagay po yung kapag nagpunta kayo kasi, basta, yung negosyo kasi hindi ko pa pwede sabihin kasi hindi rin alam ni Chia Mamito. Wala nakakalam kung hindi kaming apat lang. Surprise yun. Pero, promise, hindi kayo talo kapag ka nagpunta po kayo doon. Siyempre, may bayan. Yun nga lang. Kasi, kailangan ko nang kumita. Wala na akong trabaho sa company. So, kailangan ko magnegosyo. So, don't worry. Pagka nandun kayo, i-entertain namin kayo. O, lalo na lang sasama ko kasama si Chamameng, si Benjamin, tsaka si Jose nandoon. And then, basta, i-message nyo ako kung kailan kayo. Pag na-open na yung negosyo, matik yun, ilalagay ko kung nakabook na kayo doon or sa araw na yon para kayo lang po yung makakasama. So, basta, antayin nyo na lang po yun. Basta, i-message nyo po ako kung sino gustong makita sila at siya mamaya at makita yung bagong negosyo namin. So, i-re-reveal namin yung bagong negosyo na yon pag umuwi na kami. So, surprise doon lahat kay Chamami. And then sa bahay din natitira nila Chamami, surprise yung wala din alam si Chamami. Kasi alam ni Chamami, doon siya titira doon sa may luma naming bahay, sa ancestral house namin. So, pero hindi po sila titira doon. So, antayin niyo po lahat yan. Ang daming pasabog po ng Pinoy Equatorial Guinea pag uwi namin sa Pilipinas. Pero sabi ko nga, supportahan niyo kami, lalo-lalo na yung negosyo namin. Sabi ni Surviving Abroad, dadalhan niyo doon ang pupo si Chamami at paper soap, marunong akong gumawa. Salamat. Okay na kahit di kayo, basta importante po eh mag-book lang kayo sa aming negosyo. Yun na, okay na sa amin yun. Kasi malaking bagay yun. Pero mag-i-enjoy kayo talaga. Kasi pagka nakasama niyo si Chia Mamaya, makulit masyado. So, yun po. Message ako sa, pag nasa Pilipinas ako, message ako sa Pinoy ni Equatorial Guinea. Doon nandun po ako mag-reply ako sa inyo. Right now, hindi ako makapag-ano sa inyo dahil
sila din po ang nakahawak mo, mahawak mo ng ano. Hindi pwede yung i-open eh. Hindi ko pwedeng open dito. Masyadong makakasin sensitive si Meta. Si Meta at saka si si YT hindi masyadong. Kasi alam niyo kung nagpupunta sa ibang bansa. Oo. Alam niya kung saan saan nagpupunta. Kasi pag na-detect po ni Meta yung location namin, maano kami, yung hindi siya mamomonetize. Hindi ka pwede pala mag-live kahit sa Pilipinas ka, pumunta kang Thailand. Kung mag-live, hindi ka pala pwede ganun. Hindi ka pala pwede ganun. Kaya Pilipinas ka lang talaga, masyadong cosmetics kasi. Don't worry kapag nasa Pilipinas na maayos namin yung Facebook namin. Kasi hindi ko na maayos ka lang ngayon kasi madidetect ni ano ni Meta kung nasaan man kami, kung saan kami naglalive. At pag na-detect yun, wala, walang kita. 9-5 na po dito. Pero maglalive kami talaga sa Pilipinas. Pero talaga, excited ako na i-open yung negosyo. So baka madulas pa ako kung anong negosyo, pero wala. So abangan yun guys, is a surprise business. Wala pa, wala dito guys na bibinta, nabibili. Oo nga eh, actually kanina nag-check ako ng ano, nag-check ako ng mic sa Lazada, nagtitingin ako sa mahal ba? 5,000. Yung original. Marami naman, hindi naman mas hindi mo siya, hindi mo siya masabing original eh, pero kasi ganoon ang presyo niya, 5,000. Mahal din pala siya, mahal din siya ganun. Pero ba, pagdating siguro pa naman magkaroon tayo. Eh, madali lang bumili, sige bibili po tayo pagka-uwi. Try natin paano gamitin. Oh, maganda talaga pag gaming. Sabi ng surviving room, Raul, alam ko na date ng travel nyo. Nakita ko sa probabilities ng date kasi pasmado yung baba mo eh. Hindi niya makikita. Oo, hindi niya makikita kung kailan. Kasi walang tulong. Inaabangan ko baka madulas dila ni Raul kung kailan dati date ng pag-uwi. Joke. So, yun lang ang video natin. Paano yung ganun ang content ano natin? So, yun nga guys. So, ano na? Sa title natin ay... Shoutout ka natin. So sabi ni Sam Luyo, guys, flood natin ang comment section ni Madam Small Lodi pura collab nila with Tiamami. Feeling ko makakasundo sila. Oh, actually yun, kung iku-collab na. Yun din siya yung gusto ko si Small. Mabait yun, kaso siyempre. Siyempre, maraming nakikipag ano, sa kanya, marami, busy. Oo, tsaka ano yun eh, maraming na sila subscriber. Pero malay niyo naman dito. Oo, pero alam nyo, maniniwala pa din ako na baka meron talagang may pumansin kahit papaano. Sana may pumansin. Dati, last year, si Danny Casotto, makikipag-collab dapat si Chakay Chamami. Kaso, ako po, yung wala ng oras. Pero mabait yun, sabi nga ni Kuya, ano pa yung pangalan? Basta siya yung nag-ano nun, make-up artist siya nun eh. So, hindi na rin natuloy yun. Ang daming hindi natuloy last year kasi wala nang oras. Pero sana, by pag umuwi, ay matuloy na lang. Kung sino yung makakakulab namin, syempre, gagalingan namin para masaya kayo. Kasi iba rin yung may kakulab kayo, no? Ano sinasabi ng Survivor of Road? Sabi niya, pero hindi ko sasabihin, trust me, nakita ko, pero isang bansa, nilihis mo para hindi mapansin, pero nakita ko na from Malabo. Isang bansa lang nilihis. O sige, kung alam mo na, kung sabihin, manahimik ka. Sabi ni SZ, sana may online shop kayo para sa mga malayo, hindi makapunta ka store. Oo nga eh, online shop. Don't worry. Para delivery ka. Actually, pinag-usapan namin na medyo niya na yung mga... Ano talaga yun? Pinag-usapan namin yun yung online na store na yan. Pinag-usapan namin kanila ni Jose. Ayan nga, yun na lang. Antay natin. Basta planuhin lang mag-ibig. Hindi naman yung mga... So si Aya, antayin natin yan sa Pilipinas. Kasi magkikita pa sila ni Mario sa July. Inaabangan pa so, maraming plano rin si Aya at antayin na lang yun. O naman yung mga karag natin. Kasi may plano kami talaga. Kung pumunta man siya o hindi, meron pa rin plan. May plano pa din. I-push pa rin namin yung plan. Oo, mag-antay lang kayo. Ayun. And sabi, may mga sinasabi na. Ayun, yun lang. Ano ba yung ano? Dapat ito umaiwi ko talaga. Oo. So yun nga. Hermana. Dónde tú compras esto? So. Angel Mercado. Dónde tú compras esto? Ande yung Andre. Ano yan? Dónde está aquí?
Hasta España. Sí, sí, en España, sí, sí. Ese está en España. Bueno, ahí se hace, pero no traen. ¿Puede comprar? Sí. ¿Se puede comprar aquí? ¿Eh? No. ¿No puede comprar? Creo que es como... Quizás si se va a buscar, se puede ver también. No. Se puede ver si se busca. ¿Dónde va a buscar? Las tiendas. No hay aquí. No hay. No, no, está, está, no. ¿Ya llegaron? Y este es el rice. Por eso yo preguntando dónde puede comprar las cosas. ¿No puede comprar? ¿Aquí? Pregunta a tu jefe, yo comprar cuánto. Cuando tú no preguntar, yo robar esto. Ah, ¿es bien robar o preguntar? Mejor preguntar. ¿Hay mucho aquí esto? ¿Aquí en Manila? No. Bueno, no tanto. ¿Cuánto piensa? Bien. Ahora podemos tener como 15 años. 15 pero, o sea, no lo piden. Es mucho, bien, ¿no? Sí, no, pero no pedí comprar esto. Solo dos. Está bien, sí. Gracias. So, ayan nga yung sa'yo mo. Bago magtapos ng video na to, gusto, yung video kanina, ang dami kong basher doon. Mm. Kailangan kong i-clarify yun. Pero sa totoo lang, hindi naman dapat ako mag-explain. Kasi alam naman ng mga solid followers natin and subscribers kung ano yung content ng vlog natin, di ba? Which is Bardagulan. And comedy lang, ganun. And doon sa mismong video na yun, na content na yun, it's self-explanatory na ano siya, joke yun. So, ayun, joke lang yun, joke. As in, okay kami. As in, and na-realize ko, wala naman ako inapakan tao. Kung may inapakan man ako siya, ito lang yun. Pero deserve naman. Deserve naman niya. So, actually, wala naman. Sa totoo wala lang, sa amin kasi pagka nag-uusap kami regarding sa yung mga pagbardagula namin, wala, hindi namin minimin. Wala, so, hindi nga natin naisip na magiging issue yun. And yun sa... Pero kanina, tatawanan lang kami habang nagkukwentuhan. Sabi ko, Aya, yari ka ako, ang dami nagagalit ka ako sa'yo, tapos tatawa-tawa lang kami. Sabi niya... Wala yun. Wala. So, ano na kasi yun? Yun, to clarify the things. May bangan na po ba ka? Which is dapat hindi ko na nga in-explain eh. Kasi napaka self-explanatory ng content. Kasi in the end, kinain ko yung tinapay, di ba? So, broaden your mind. Parang ganun. Kasi kung yung channel namin is ganun, Bardagula. Kung gusto niyo ako mapaalis, hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Kung gusto niyo malungag ang pinto. Pero ako, hindi niyo ako mapapaalis. Gigil na gigil si Aya. Pero gusto ko pa rin na huwag kayong umalis kasi gusto kong suportahan yung tatlong to. Sa so, yung kasi bakit na layas ka na ba? Sa ka mapupunta sa Milakan? Kasi nila Pinas eh. So, don't worry kahit naman umalis si Aya. Aya, ganun pa din naman. Hindi magiging issue ang revenue, ang salapi. Never namin pagtatalunan yan. Yan yung usapan namin. Sabi namin sa isa't isa. Never namin magiging issue ang pera. Which is totoo naman kasi ngayon naman hindi namin walang issue yung pera sa amin. Kagaya niyan, yung mga kinain na to, si Bedo na magbabayad. Hello, Memeng! So, ayun. So, sana clear na, di ba? Parating so, na yun dito sa Amloyo. So, for me... Hindi na mag-uusapan ni Bedo. For me, ganito pa rin ako. Hindi ako magbabago. From day one until today, consistent ako na ganito. Yung kaartinan ko, consistent din. So, maluwag ang pinto. Yeah. So, huwag yun ang ano si Aya, huwag yun ang inisin si... Huwag yun ang inisin. Walang joke lang yun. Joke lang yun. So, yun nga guys. Ito ng apat na Pilipinos. So, kami ay nagpapaalam naman ngayong araw na to. At see you tomorrow again. Thank you, thank you. Salamat. Bye-bye. Adios. Adios.